This is Countryside News Channel, your official online and cable news channel, giving you the latest information from the province of Llano del Norte, Countryside News Channel. Gipatuman karon sa mga awtoridad sa dakbayan sa Iligan ang unom ka oras matag adlaw nga truck ban aron nga mas maminusan ang gidaganon sa mga sakinan nga miresulta sa grabing trapiko sa nasangpit nga syudad. Sumala pa ni Colonel Alex Aduca sa 4th Mechanized Infantry Battalion nga kini ang pamaagi nga ilang nakita aron nga mas maminusan ang grabing traffic labi na sa panahon sa kabuntagon. Magsugod ang truck ban aras 5 hangtod sa alas 8 sa buntag. Ug subli gining ibalik para 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Hisayran nga nabalaka usab ang mga nagadayang nga mga local chief executive sa nasangpit nga ipatuman nga sistema sa dakbayan sa Iligan gumikan kay posible nga makaapekto kini sa mga negosyante nga magbiyahe sa ilahang mga produkto sa mga nagkadaing laing lugar diri sa Mindanao. Usa sa mga local officials nga may padayag sa nasangpit nga concern si Llano del Norte Governor Imelda Angging Quebran sa Limaboro. Colonel Aduca, ano yung panawagan mo especially sa mga listening public, particularly yung mga magta-travel from areas of Llano del Norte, Misok going to CDO, traversing Iligan proper, ano yung directives natin sa mga magta-travel? Gusto lang namin sanang hingi ng kooperasyon ng mga constituents natin, lalong-lalo na sa mga taga Llano del Norte, as well as yung mga taga Misamis Oriental na rin na mga galing dito sa ibang parte ng Mindanao. Kami po ay nakikiusap at humihingi ng inyong kooperasyon para may patubad natin na maayos yung direktiba ng ating brigade commander dito sa 2nd Mechanized Infantry Brigade. Ang ating napagkasunduhan sa mga security forces natin para ma-meet natin yung objective na ma-ease natin yung traffic dito sa Iligan City, minarapat ng pamunuan ng 2nd Mechanized Brigade na ipatupad ang truck van. Yung truck van na ito ay mangyayari mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga at sa hapon naman alas 5 at hanggang alas 8 rin din ng gabi. Sana nga maintindihan natin mga businessman ito dahil ang gusto naman natin is hindi tayo makakontribute dito sa traffic congestion na nangyayari dito sa Iligan City. Kaya amin pong ipinapalamat, inuulit ko yung truck van na magsisimula sa madaling araw ng alas 5, matatapos ito hanggang alas 8. At sa hapon naman, magsisimula sa alas 5 rin at matatapos sa alas 8 ng gabi. Ito yung nakita natin na rush hour na may sabay doon sa mga pagpasok ng estudyante, magpasok doon sa mga nag-uopisina sa Iligan City at sana ay mabigyan ng prioridad yung mga papasok doon sa mga government services. Hindi naman nawawala yung ating pagbigay ng panahon din doon sa mga services, government services na magbibiyahe sa ganitong oras, the same pa rin at hindi ito pinuputol sa kanilang panahon. At pangalawa, gusto rin ho namin ipaalam yung ating in-identify at ipapatupad na rerouting. Mayroon tayong na-identify na alternate route o kaya diversion road papunta ng airport or Misamis Oriental or coming from the airport and Misamis Oriental going to Llano del Norte. Ito yung daan na magsisimula sa Linamon, kakaliwa sa Linamon, papasok ng Matunggaw, lalabas ka doon sa May Baloy at dadaanan ng Taguloan, lalabas na ng C3 ng Iligan City. Kaya maiiwasan yung sentro ng Iligan City. Kaya sana ito ay maintindihan ng ating mga kababayan na ginagawa natin ito para sa kapakanan din ng general public. This is Countryside News Channel, your official online and cable news channel, giving you the latest information from the province of Llano del Norte, Countryside News Channel.